In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng panig ng buong sangkalupaan. Kung narinig niyo ang tinig nito, kung gabi dyan sa inyo, magandang gabi. Kung umaga, tanghali, magandang tanghali at magandang hapon. Sa ngalan po ng The Veterans Convention, kami ay nandito upang paglingkuran at upang magbigay pugay para po sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon na ang Debaters Convention na ito ay magsilbing channel para po sa lahat ng mga gustong maghayag ng katotohanan. Nandito kami upang paglingkuran. Ang inyo pong lingkod, si Maya Bro. At sa gabi pong ito, meron pong magaganap na debate sa panig po ng SDA at sa End Time. At ang paksang pag-uusapan ay patungkol sa secret rapture na nasa Biblia. Yan po ay titindigan po ng End Time at negatibo naman po ang
ang panig po ng SDA. Sa katauhan po ni Brother Fernando Camacho na siya pong atin pong negatibo, of course, ang atin pong affirmative. Sa katauhan po ni Brother Francis Chan sa end time believer. So hindi na natin patagalin dahil ang debating ito at kung ma-confirm na hindi po matuloy yung pang alas 10, matutuloy po yung Trinity. Okay? So hindi na ako magbabasa ng rules dahil familiar naman ang ating rules, no? Lahat naman po. So ngayon po ay magsisimula po tayo. So 15 minutes pa rin, no? Bro Camacho at Brother Francis, yun pa rin? Yes, sir. Okay, so nakita nyo ba yung oras? Yes, sir. Pa-confirm? Okay, maraming salamat. So kung ready na po ang affirmative, ibibigay po natin sa kanya ang 15 minuto upang ilatag na merong secret rapture sa Biblia. Brother Francis, ready na ba kayo? Yes, sir. Time start. Okay, so the subject is about the secret rapture in the Bible. And let me give some examples of the secret rapture in the Bible. Some of the examples in the Bible is the, let's first look at Enoch. When he was taken, he was seventh from Adam. When he was taken, no one knew where he went. The majority of the people, when we say secret, it's in contrast to other beliefs that the ascension is public. When say public, maybe the other teaching is, which I also believe, at the end of the tribulation, there are post-tribulationists who believe that, which I also believe also, that when Christ comes back to earth, he will call out his saints from the grave, and they will see the saints ascend up to heaven. So that's where I presume the comparison of a secret rapture is, what they call a secret rapture. Because a secret rapture is no one could see the ascension of the saints, the resurrection and the ascension of the saints. So that's what I understand as a secret rapture. So the not so secret rapture is when Christ comes back to earth, he will raise up the dead saints in the tribulation period, tribulation saints, and bring them up to heaven. The verse that is being used for that is Matthew chapter 24, verse 29-30. When Christ comes back to earth, he will pull out his saints from the four corners of the earth, from the four winds, from one end of the heaven to the other. Of course, those are the resurrected saints. And from the four corners, those are the saints that could ascend publicly. Other public ascension is the two prophets in Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, the two prophets were resurrected and taken up to heaven publicly for all the world to see. Even with television broadcast coverage. And here, in our example for the secret ones are only those who are intimate or in the close circle of those believers would know. Enoch was one of them. Enoch, the family knew he had gone. But the rest of the world did not know. The rest of the world could not care. The rest of the world is sinful and got worse and worse. Got worse and worse. Until the flood came. So Noah was the type of the tribulation saint flood, tribulation saint. Enoch was a type of the
New Testament saints. He was the type of the bride of Christ that would be taken up at the seventh. If he was in the seventh generation, here in the seventh church age, before the tribulation comes, the saints will be taken up. Those who died in Christ for these almost 2,000 years. So, aside from Enoch, we have Elijah as a type. And moving on into the New Testament, we have Old Testament saints. Now, we have two categories, two kinds of resurrections, the first resurrection and the second resurrection. Here in the first resurrection, the first phase of the first resurrection are the Old Testament saints. And they are also secret. That means to say, they're not for public view. When they ascended up on high, it was just by revelation that Paul wrote about that in Ephesians. When they ascended up on high, the Old Testament saints were resurrected alongside with Christ. Christ was the first fruit. The Old Testaments were the ones that followed him. Christ broke the barriers of life and death and brought to life those saints waiting for his promise. When Christ was crucified, buried, and was buried, Christ went down to the lowest parts of hell. When he descended to the lowest parts of hell, he preached to the souls in prison, to the unjust and the unjust. That's in 1 Peter and chapter 3. So after he preached to the just and the unjust, he resurrected. When he resurrected, that's in Matthew chapter 27, 51, 52, 53, some of the dead saints were seen. Not just his graves were broken up, the other graves of the dead saints, of the Old Testament saints, were broken up, and they resurrected also. So where were they when they resurrected? Some have seen them, but not all have been are being seen. And Christ was sometimes being seen and sometimes disappears. In that time that Christ resurrected, I believe that's the period of time of the 3 days and three nights that Christ would be in the belly, as Jonah was in the belly of the whale, Christ would be in the belly of the earth. After his resurrection, he continued ferrying the dead saints to life here on earth. Some, they are in their glorified bodied state, so not all of them are being seen all the time. And it's mostly Christ who is being seen, because he will give instructions to his believers. He would stay on earth for 40 days, and after his resurrection, he would bring the Old Testament saints up to heaven with him. But in Acts chapter 1, there's no account that they could see the Old Testament saints going up to heaven with him. They could see Christ ascending up from the Mount of Olives, but they could not see the Old Testament saints ascending up with him. So it's Paul who will narrate that he would lead captivity captive. He went to the lowest parts of the earth, and when he came up from the grave, he brought the captives of the grave with him. He led captivity captive, and these are the Old Testament saints that have gone up with him in heaven. So these are the part of the first phase of the first resurrection. If Christ was the first fruit, you can say the Old Testament saints was part of those waiting for the promise of resurrection. As Job said, in his flesh he will see God, and David said God will not leave his soul in hell. Also paralleling, foreshadowing Christ also. That statement of David,
So, there is a resurrection from the dead, and this ascension to heaven, he will bring this his captives with him. Now, fast forward in our time, how do we know that we belong to that same category? I did not list down the verses to memorize. That we will not be taken aback. We will be spared in this tribulation. We will be spared from the horrors of tribulation. For those early wise virgins that will not be left behind. The early wise virgins who is waiting for the coming of Christ to take us away with him. So nearing in this rapture season, rapture is coming from Latin rapiso, or catching away. Christ, 1 Thessalonians chapter 4, he will come down from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God. Now this is similar to the end time, in end of tribulation resurrection, the third phase. But does it matter? This verse could be applied multiple ways, because in the time of Paul, there is no distinction for that. He could not yet distinguish the tribulation period and the second phase of the first resurrection and the third phase. What is the second phase of the first resurrection? The second phase of the first resurrection are the New Testaments that were dead in Christ in this last 2,000 years of the church age. The third phase of the first resurrection is at the end of the tribulation period, the end of the last week of Daniel. Christ will literally come back down to earth publicly. And he will also call up his saints from the grave publicly, and others could see that. That is at the time that the Armageddon and the world will go to conflagration. And Christ will take over the world, and this world will experience the dreadful tribulation that the world has never seen. It has never happened and will never happen again. Matthew 24:22. So, this statement that it has never happened again, it's also in several verses, in Revelation and in Joel. This also has resurrection, that and ascension, rapture, that is apparent to others. This is not secret. That's the third phase. That's the third phase. The second phase is for us, the bride saints. There will be a marriage supper of the Lamb in heaven. So the bride saints taken up to heaven in the New Testament as part of the New Testament saints. It will take place before the tribulation starts, just after the government of the Antichrist. So, how do we know? So the scriptures being used by most is 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18, and 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 does not talk about ascension up to heaven. 1 Corinthians chapter 15 just talks about the change in the body. Now, Paul did not detail that there are two phases, a second phase and the third phase of this catching away. But Christ gave an evidence in his explanation of the catching away. There will be two in the field, and one will be taken, the other will be left. There will be two sleeping in the bed, one will be taken, the other left. There will be two women grinding at the mill, and one will be taken, the other left. Now, how do I know that is an evidence of the secret rapture that the world will not know? Maybe the world will interpret it as an alien abduction. Because during the tribulation period, you will have no time to sleep soundly at night. You have no time to grind the mill. Okay? You have no time to walk in the field leisurely. In the tribulation period, that setup does not exist. Wherein two are sleeping soundly, one will be taken, the other left.
I have read some post-tribulationists interpret that verse as taken, being meant that they, like in the flood of Noah, they will be taken to destruction. But Christ talked about taken to up to him in the rapture. If that will be taken to destruction, it is not it will not be that way. If you read the tribulation period, the people on earth will be fearful for their lives. They will say, "Mountain fall on us." They will not suddenly disappear. It's not like being kidnapped by some demonic angels or what. So this being taken away, one will be taken, the other left. This is the ultimate evidence. Sounds like a slim evidence. The other evidences are you will not be spared from the hour of trial that will come upon the earth. So you will be spared from the hour of trial that will come to the earth. But I have not memorized all those verses. I've broadcasted that on radio before. So this phenomenon that one will be taken, the other left, the scenario you read there will not exist during the Armageddon period. The earth will roll to and fro. There will no peace of mind for all people on the earth. Time. So that situation only exists. Time. Okay, dyan po nagtatapos ang unang tindig ng affirmative. So, hindi po tayo magtatagal dahil dalawa pong debate natin. Bibigyan po natin ng 10 minuto ang atin pong negative. Ready na po ba, Bro Camacho? Yes, sir. Ready na po. Time start. Okay. Good evening po, Pastor Chan. Ang una ko pong tanong, may nabanggit po kayong 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 to 18. Ito po ba ay secret rapture? First Thessalonians 4:16-18 yes. Parallel applications, because Paul, when he wrote up that, he does not have any distinction yet between the second phase and the third phase of the first resurrection. Apa? Next question. Okay. Bilang clarify, bro. Post the time 9:05. Gusto ko pong i-request si Sir Simplicio po, bro. Paki-mute po yung inyong pong ano, bro, kasi mayroon pong nag-feed. At wag niya rin po buksan yung ano, wag na rin po buksan yung camera. O sige, bro, wait lang sandali. Wag na po. Hayaan na lang po ang mga debaters ang magbukas po ng camera. Pa-mute lang sige, po, bro, ha. O i-mute sige, na lang kita kung kaya. Hindi ko kaya, no. So, okay, tuloy tayo. Bro Camacho, 9:05. So, resume the time. Start. Okay, thank you, moderator. So, bilang clarification doon sa tinatanong ko sa 1 Thessalonica chapter 4 verses 15 to 18 or 14 to 18, no? Ito po ba ay tumutukoy sa secret rapture? Yes or no? 1 Thessalonians 4:16-18 can apply, has parallel application. One secret rapture is one of them. Stop the time. Meron pang 13 seconds. Brother Francis, categorical ang question. At must be answered yes or no, then you have 20 seconds to answer and you have 13 seconds left to answer the question. Categorical muna, yes or no. Then time resume, 8:28, start. Yes and no, or yes, but it's not only the only application. Okay. Sabi niyo po rito ay
may partial. Alin po dito yung partial? Alin pong verse yung sinasabi mo po dito yung partial na tumutukoy sa secret rapture? I said parallelism. Parallel application. One is the secret rapture. The other is the public rapture at the end of the tribulation. So it's not the word partial, but parallel. Sorry. One next verse question. Could apply to both. Okay. Mali lang ako pala nang dinig, ano? Apo. Question, alin po dyan ang parallel para manguya ko ng gusto? Alin po yung parallel po dito? The parallel application is for the bride of Christ that will be in the wedding supper of the Lamb. The New Testament saints will be resurrected without the world knowing. They will be caught up in the clouds, okay? The other parallel application is when Christ comes back down to next earth question. In next full glory. Okay. In the sight of next others. Question. Sabi dito, yung mga nangamatay kay Kristo at saka yung dadat ng buhay, sabay po silang aakyat sa langit. Sabay po silang aagawin. Tinatanggap niyo po ba ito, Pastor Chan? Yes, those who are dead in Christ, those who are alive and those dead in Christ will be resurrected together. So to meet the Christ in the air. Okay. Follow up. Sino po ito? Ito po ba yung binabanggit ninyo na Old Testament saint or not? The Old Testament saints have already been resurrected and taken up. And what we're talking about are New Testament saints. The other parallel are tribulation saints in another time. So the New Testament saints are the also the ones spoken of here in the secret rapture. When next question. There's the tribulation has not yet started on okay. Earth. Okay, thank next you. Dito po sa 1 Thessalonica chapter 4, ito po ba ay Old Testament saint or New Testament saint or both? 1 Thessalonians chapter 4 does not apply to the Old Testament saint because the time that Paul wrote this, the Old Testament saints have been already been resurrected and taken up. That's in Ephesians 4. Paul narrated that in Ephesians 4. So also Matthew chapter 27 verse 51. That's the resurrection. Okay. So next question. Sabi po rito, pagkatapos tayong nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Yung pong salitang aagawin, sikreto po ba yan o hayag? So, let me give the two application of the parallels. The first, the secret part, the secret rapture, the believers, the New Testament saints, the world does not know them. The world will not know them, so it's secret. For the tribulation saints, it will be public because the whole world will see Christ coming down with all the other previous resurrected saints. And they all will also see those that they have marked in the tribulation to be resurrected or also and be taken up also. Okay. Next question. Not the time. Brother Francis, narinig mo ba ako? Baka delay ako, no? Delay ba ako? Test mic. Sa akin, okay lang po. Delay ba ang moderator? Sa akin po, okay lang yung dating nyo. Delay ba ako sa'yo? No, okay ka lang, okay. It's okay. Your time is okay. Brother, pag sinabi ko pong next question, Brother Francis, huwag mo nang ituloy. Kasi 20 seconds lang ang sagutan. I'm not speaking. Para hindi makain yung oras sa kabila. No. When I hear you.
Nako, baka delay ka nga sa kanya. When I heard your next question, I stop. Baka delay. I stop. Okay lang yun, okay lang. Side, you still hear my voice, but I stop. Observeran natin, observeran natin itong second na ano. I stop. Oh, sige, subukan natin. Tapos kung okay lang, mabait naman si Pastor. Marinig, baka ako sige, sige. So, Brother Camacho, 3 minutes and 55 seconds. So, getting... Right now, okay, time resume. Getting something. Okay. Okay na, Brother Francis. Okay, okay, time start. The voice is now... Okay. So, uulitin ko lang lamang po, no, para sa clarification. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, may nakalagay po ditong aagawin. Ito po bang salitang aagawin? Yan po ba ay sikreto o hayag? Pastor Francis? Stop the time. Mukhang delay nga siya, hindi niya ma... Minsan, 5 seconds na bago siya sumagot eh. So, you have 3 minutes and 21 seconds. So, Brother Francis, are you there? Hindi ka namin marinig bro. Siguro out ka muna, tapos balik ka. Yan. Okay, so meron pong natitirang 3 minutes and 21 seconds. So patuloy po tayo habang inaantay po natin ang atin pong affirmative. Then shout out dito po sa platform. Salamat po sa pagsuporta ni Bro Simplicio Lorenzo Beloria. Brother Noel Perfecto, maraming salamat po. Of course, ang atin pong admin recorder, Brother Russia, Brother Renero, Brother Marty Centeno, Pastor Rosendo Carino, of course, ang inyong lingkod at ang atin pong debatista, si Brother Camacho and Brother Francis. So habang wala pa po ang atin pong affirmative, din tuloy po tayo, ang Debaters Convention ay patuloy po nag-o-offer ng t-shirts. Meron po tayong black, kung makikita nyo po dyan sa atin pong platform, meron pong isang magandang babae dyan. Yan po ang atin pong sample kung gusto nyo po ng black t-shirts. At the same time, meron po tayong white t-shirts, no, na po pwede pong available na po sa online like Lazada. Pwede po kayo mag-order mugs, meron na rin po tayo. At of course, announcement po, ang Debaters Convention ay launching face-to-face debate, no? Okay, nandito na. So, once again, Brother Francis, malinaw ba ang moderator sa inyo? Yes, yes. Okay, so tuloy tayo. Meron pang natitirang 3 minuto at 21 segundo. Bro Camacho, proceed. Yes. Okay, uulitin ko lamang po, ano, yung last question ko po. Kasi medyo malabo sa akin. Yung po bang binabanggit sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 17 na salitang aagawin. Ito po ba ay isang sikretong pag-agaw o hayag na pag-agaw? Pastor Chan. So as I said a while ago, 1 Thessalonians 4 16 to 18 has parallel application. There is a secret rapture application and there is also a public rapture application at the end of the tribulation, before the tribulation and after the tribulation. Next question. Okay. Saan nyo po nabasa, Pastor Chan, sa mga talatang ito, na ito ay magaganap sa panahon ng tribulation period? I did not remember the verse. Somewhere in Revelation, talking about the great hour that will try the earth. So, in 1 Thessalonians 4, after that chapter, in chapter 5, when they shall say peace and safety, sudden destruction comes upon them.
Okay. Yung sinasabi nyo pong tribulation period dito sa ating pinag-uusapang secret rapture, gaano po kayo nakatitiyak na ito ay mangyayari doon sa binabanggit ninyong post-tribulation period? So, the evidence that it is in the vicinity of the tribulation is the sudden destruction, saying in 1 Thessalonians chapter 5. Then, those Thessalonians wrote to him a question that if it has already Next taken, question. That some are troubling them. Okay. Next question. So, sinasabi niyo po ba na yung mga naniniwala sa pre-tribulation at saka mid-tribulation period na magkakaroon ng secret rapture ay nasa maling pagkaunawa, Pastor Chan? I believe all of them has scriptural basis. The pre-tribulation rapture, the mid-tribulation, and the post-tribulation. Next question. Okay. So, si ibig sabihin ay sinasang-ayunan nyo rin na tama rin sila. Ang tanong ko po sa inyo, kung tama sila at tama kayo, ibig sabihin sa tatlong parting ito darating ang ating Panginoon sa Kristo. Time. Naabutan. Sige po, salamat. Time. So, maraming salamat po. At dyan po ang 10 minutes cross-examination po ng atin pong negative side. Hindi na tayo magtagal. Bibigyan natin siya ng 15 minutes para ilatag ang paniniwala regarding po sa paksa. Ready na ba, Mr. Negative? Yes, sir. Ready na po. Start the time. Alright, so unang-una, sa Diyos po ang kapurihan at pasasalamat, pati ang ating pong paglulahati. Binabati rin natin ang kabuuan ng DevCon sa kanila pong magandang programang inilulunsad at sa katyagaan din ng ating pong mga kawanian ng DevCon. Ano ho? Regards po dyan sa ating napakabait na moderator, ang ating pong iginagalang at hinahangaan si Pastor Shemaya. Yan. Gayun din siya rin tumatayong timekeeper at kay kapatid na Russia na nasa technical. Sa mga nasa loob po ng platform na ito, kay kapatid na Marty, kapatid na Noel, Simplicio, kapatid na Renz, at kapatid na Rosendo. Yan, salamat po sa inyong pag-support. Ganun din po sa mga nasa chat box. Yan, good evening po sa inyong lahat. Happy Sabbath. At ganun din sa lahat ng mapapabutan ng programang ito, ano? Shalom Aleichem. Ang inyo pong lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay kaanib po ng Seventh-day Adventist at tumatayo po bilang isang negatibo sa paksang patutunayan ko na may secret rapture sa Biblia, ano? Kanina po ay narinig natin na binanggit po yung tungkol kay Elijah, etc. Ano ho? I think hindi po siguro na-inform ang atin pong kausap si Pastor Francis Chan na yung pinupoint ng paksa na patutunayan na may secret rapture sa Biblia ay doon po sa panahon ng Second Coming. Ano ho? O bago dumating ang Second Coming. Hindi po doon sa Old Testament. Ano ho? Hindi ito yung ating ipinupunto, no? Actually, doon sa debate namin ng aking pong kaibigan na napakabait, ano, kay kapatid na Ren Nero, ginamit ko po yung bahagi niyan, ano? At sinipi ko nga dyan yung Second Kings chapter 2 verse 9 to 11. Kaya ito pong paggamit ng kay Elijah, hindi po ito makasusugat po sa negatibo kasi nga ginamit ko na ito nung araw at hindi ito ang pinupunterya ng paksa. Okay? Bilang scope of limitation, ang pinupunterya po namin dito, yun pong sa hinaharap, hindi po yung nagdaan. Aha.
yan na po ang akin pong tinututulan. Ano? At dito mga kaibigan, sa dali po ng presentation po ng ating pong negatibo, at sa ating mga pagtatanong, medyo nakikita ko na garble, ano, halo-halo, no? Wala sa sistema yung kanilang theology patungkol dito. Alam niyo mga kapatid, yan pong secret rapture theory na siya ang nasa ating pong paksa, no? Yan po ay bahagi po ng dispensation na itinaguyod ng mga nauna pong mga tumayong mga Bible scholar, mga teologo. Oh, kasi nga inisip nila yan ito nung araw. Yun pong rapture, yaang tribulation, pati nga yung second coming na mayroong dalawang mukha, no, na darating ng hayag at darating ng lihim. Pati yung secret rapture, ininsert nila diyan na mayroong sikretong pagdagit. Ano? Kaya nga doon sa pagtanong natin sa 1 Thessalonica, actually, hindi nagiging valid po yung pagsagot po ng negative, ano? Iniiwasan po yung ilang mga bahagi at ang ginagawa, parang nagkakaroon siya ng parallelism at mga sa ibang mga talata. Pero ang tanong natin ay nakapokus sana doon sa 1 Thessalonica. Alam niyo mga kapatid, sa kasaysayan nito, ito po ay pinangunahan o pinatnugutan ng mga kilalang scholar nung araw, katulad nila Francisco Rivera, ni Manuel Lacunza, na mga futuristic. Ano ho? Ginawa po nila ito dahil doon sa diwa ng Counter-Reformation na magkakaroon ng 7 years tribulation period bago dumating ang second coming, na wala naman ito sa itinuturo ng Biblia. Ano ho? At yan pong pananayuan na yan ay lalo pang pinagtibay ni Robert Bellarmine. Oho. Kung familiar kayo kay Robert Bellarmine, isa po siya sa nagtaguyod po niyan, ano? Ni-revise po niya yung turo ni Francisco Rivera, ano? Kaya makikita po natin na yung turo tungkol sa secret rapture, mayroon na siyang iba't ibang mga approaches ngayon. Okay? Then sa turo kasi ni Francisco Rivera, magkakaroon ng Antikristo sa loob ng 7 years. Lilitaw ang Antikristo. Nang nirevise ito ni Robert Bellarmine, sinabi niya na, I'm sorry, na sa kalagitnaan ng 7 years tribulation, lilitaw yung Antikristo. No? Then, nung ito ay nirevise ni Robert Bellarmine, sabi niya, walang maghaharing Antikristo. O. Oh. Bakit natin isinasama itong ganitong bahagi? Kasi dito po nila inilagay yung secret rapture na pwedeng mangyari ng pre-tribulation period, pwedeng mangyari ng mid-tribulation period, na yung mga anak ng Diyos, para hindi mahirapan, ay i-secret rapture na po sila. Ano? Yan po yung turo ng sinaunang secret rapturist. Okay? Then ito po nga ni-revise ni Bellarmine, yan po ay tinanggap nila Dr. James Todd noong 1826 at ng iba pang mga Protestant. At dito nga, gumawa pa ng isang aklat si Dr. James Todd, ano, na ibinis niya yung kanyang turo kay Robert Bellarmine. Then, sa paglipas ng mga panahon, ito po ay isinulong din ni Cyrus Engerton, Engerson Schofield, na isang American theologian. Oh, na ni-revise din niya, nagkaroon din siya ng pagre-revise tungkol sa futuristic. Then, isinama rin niya yung teaching ni Francisco Rivera. Then, sumulat siya ng Acts 2, kung familiar kayo doon sa kanyang aklat. No? Then, sa pagpapaikli ng kasaysayan, ano ho, maraming mga teologong tumanggap dito, kasama na rito sila Ironside, no? Yung tinatawag na Ironside, o si Henry Allen Harry. No? Isa rin dyan, si John Nelson Darby, na siyang talagang nagpasiklab o nagbigay lalo ng kulay dito sa secret rapture, na tinawag siyang the father of modern dispensationalism and futurism. No, bakit modern? Kasi may mga nauna sa kanya. Okay? So nagkaroon lang ng kaunting revision, no? At dito sa aral ni John Nelson Darby,
dito na po lumitaw yung unique eschatology ng pre-tribulation period, no? Ipinasok na dito yung secret rapture theory, o na hanggang ngayon ang tawag pa rin diyan secret rapture theory, no? Theory lamang po, no? O kumakatawan sa lihim na pagdagit, no? Pero sa biblical perspective, no, wala pong secret rapture kayong makikita riyan, mga kapatid, no? At diyan din po, kagaya nga ng binabanggit ko, na lumitaw ang pre-tribulation period na magaganapan niya yung secret rapture bago mag-umpisa ang tribulation. Para yung mga anak ng Diyos hindi na mahirapan. Kung hindi dumating ng pre-tribulation, pwedeng mangyari ng mid-tribulation o sa kalagitnaan ng 7 years, no? Doon sa 3.5. Then kung hindi doon dumating, ay maaaring mangyari yan ng post-tribulation period. So dito mga kapatid, sa teoryang ito, walang fix, ano, parang nanghuhula lamang sila kung kailan darating ang secret rapture. Kasi nga, wala ito sa Biblia. Ito ay isa lamang teorya na pinagkawing-kawing ng mga marurunong din. Ano ho? Then, after that, no, meron pa silang inilabas, no? Na isa yung pang-apat, yung pre-rap, no, yung para hindi magdanas ng galit, no, ay nagkaroon na ng secret rapture, no po. So ito mga kapatid, kaya tinatanong ko kanina, tama din ba yung nasa pre at saka yung mid, kasi nakita ko na post-tribulational ano ang ating pong mga end times. Ay sabi niya, biblical din naman. So, hindi ko mahagip kung tama ba sila o hindi. No? Kasi yung term na biblical, ang pagkaunawa ko doon, tama yun. Kaya kung tama sila, at tama rin si ang ating pong mga kausap na end times, so lalabas, talagang nanguhula sila. No? Pwedeng dumating ng pre, pwedeng dumating ng mid, pwedeng dumating ng tribulation. So, still na nananatili na ito ay theory, mga kapatid. Tandaan po natin, yun pong secret rapture, iba siya sa second coming. No? Yung secret rapture, mangyayari before o bago dumating ang second coming. No? Iba po yan. No? Yan. Then, nakita ko po sa mga presentation ng ating kapatid, halimbawa, ginamit yung Matthew 24, no, na mayroong dalawang lalaki na nasa bukid, yung isa iiwan, yung isa'y aakit sa langit. Hindi po ito tumutukoy sa secret rapture. Ito po ay larawan ng second coming, na talagang sa panahon yun, may mga magbubukid na iiwan yung isa at yung righteous, yun po ang sasalubong sa atin pong Panginoon, no, doon sa alapaap, kasama nung mga nangamatay kay Kristo. Kaya nga, yun pong pagdagit, hindi po sikreto yan mga kapatid. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay darating na literal ang pagdagit sa ganoon din pong paraan. Kaya binabanggit doon sa atin sa unang Tesalonica, yung ating tinatanong kanina, napakaliwanag, no? Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Yung natutulog po, ibig sabihin dyan, nangamatay po, ano ho? This is a isa, pagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may sigaw. No, kaya nga yung dalawang mukha ng pagdating ng ating Panginoon dito ay nasisira po. Bakit? Sapagkat walang dalawang mukha ng pagdating ng Panginoon. Isa lamang po. Yun po ay ang mismong pagbaba ng ating Panginoon, at ito ay mayroong sigaw. Maingay po ito, may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at gayoy makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Hindi po ito secret rapture, at wala po ritong parallelism para sa secret rapture. Ano ho? Ito ay isang direktang statement
para sa second coming. Yung pong nagsasabi na ito ay partial, oh, kasi kaya ko nabanggit kasi talagang may nagtuturo ng partial, may nagtuturo din ng parallel, no? Yan po ay ginamit nila ano bilang allegoria, no? Is a form of allegory para isabak dito sa 1 Thessalonica chapter 4 na hindi siya itinuturo ng mga talata pong ito. Okay, ito po ay isang direktang paglalarawan sa pagdating mismo ng ating Panginoon. Mga buhay at mga patay ay parehong sasalubong sa atin pong Panginoong Diyos. Kailan ho mangyayari ito? Eh di doon nga po sa second coming. Ano ho? O yan po ang binabanggit sa atin ng talatang yan. At napakaliwanag po nito mga kapatid. Ano ho? Wala po ritong parallelism. Ano ho? Na katulad ng binabanggit po ng affirmative. Kaya nakita ko po hindi po na itatayo ng matibay ng affirmative yung kanya pong paksang pinatutunayan. Ano ho? Yan. At pinatunayan din niya sa atin doon sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, na yan pong magaganap na yan sa 1 Thessalonica, ang tawag po dyan, unang pagkabuhay na maguli. Magaganap po yan bago ang millennium. No ho? Yan. So, pag ang mga banal, iliakyat na. Ano ho? Doon sa langit, ang kasunod na po yan, 1,000 years. Ano po? So, kaya dito, wala pong magaganap na pre-tribulation period, mid-tribulation period, o post-tribulation period na magsasagawa ng secret rapture. Ano ho? Hindi po turo yan, mga kaibigan, ng banal na kasulatan. Ano? Now, doon sa isang talata ng mga gawa, ginamit po kasi yung aklat ng mga gawa, kaya mahalaga rin na makita natin, ano ho, na kung paano ang ating Panginoon umaakyat, no, doon sa langit, oh, na nakikita ng mga alagad. Sa ganun ding paraan, ang Panginoon makikita rin po natin. Gawa 1:11 at saka gawa 1:9. No, na nagpapatunay at time na. Salamat po. Maraming salamat, Negative Side, sa iyo pong presentation. So, mamaya na tayo magbatian, ha? So, paalala lang, no? Wait lang, bago natin ibigay natin pong 10 minuto. So, paalala lang sa mga pumapasok, paki-mute agad. At kung kayo man ay nasa cam, paki-ano, dahil meron pong mga iba dito gumagamit lang ng data. So, pag data lang, eh, malakas kasi kumain yung camera. Okay? So, dyan po ang ibibigay po natin ang atin pong 10 minutong pag-cross-examine base po sa itinindig ng atin pong negative. Brother Francis, ready na ba sa 10 minuto? Yes. Time start. Do you believe that the Old Testament saints was resurrected? Yes, Pastor, pero hindi po yan dadako sa second coming, na before second coming may magaganap na secret rapture. Ano ho? Wala po kasi secret rapture na itinuturo ang Biblia. Kaya kung sila ay ibabangon ng ating Panginoon, hindi po yan mangyayari ng secret. So this Old Testament saints, were they brought up to heaven already? Yes or no? Paano po, paano? Sorry? Have they ascended up? Did they ascend to heaven already? Ang paniniwala po namin dyan, ano, sa panahon ngayon, wala pa, ano, at ang pag-akyat nila sa langit ay sa second coming po. Ang katunayan, yung pong binasa natin sa 1 Thessalonica, chapter 4, na yung mga nauna, yung mga natutulog at mga buhay na darat na ni Kristo, sabay-sabay pong aakyat yun sa langit. Maliban doon sa mga special na mga tao na nasa Old Testament. So you mean to say the Old Testament saints is part of 1 Thessalonians 4, 18 those who are alive? Yes, kasama yan sila po. Kasama po yan sila. No?
Kasi yung mga excuse me, yung mga nangamatay ano ho sa paglilingkod sa Panginoon at yung mga dadat ng buhay na naglilingkod din sa Panginoon, sabay-sabay po silang aakyat sa langit. The Old Testament saints that were resurrected, are they alive today or dead? Kagaya nga po ng aking ng aming paniniwala, ano ho, pagdating ng second coming, no, didiretsahin ko na po, doon lamang po sila mabubuhay, doon lamang sila aakyat sa langit. Sa ngayon po, wala pang nakakaakyat sa langit maliban doon kila Enoch at sa mga special na binanggit sa Biblia. Pero in the rest, nananatili pa sila sa kanilang libingan. But you said the Old Testament saints were already resurrected. Isn't it? A while ago, you just said, yes, they were resurrected. Ang pinupoint ko po, pagdating po ng second coming, yes, sila po ay ibabangon ng Diyos, no, bubuhayin. Yun nga yung Tesalonica, na yung nangamatay at mga buhay na naglilingkod sa Diyos, sabay-sabay po aakit sa langit. Yun po yung unang pagkabuhay. Yun po yung aking pinupoint. So you don't believe that the Old Testament saints in Matthew 27 were resurrected? Matthew 27, 51, 52, 53. You don't Matthew believe they 27? Were resurrected? Excuse me, Matthew 27? 51, 52, 53. I mentioned that a while ago. So that was my question. You don't believe they are the Old Testament saints that were resurrected? Okay. Ang paniniwala po namin diyan, kapatid, hindi yan umakyat sa langit, kundi pumasok po sa bayang banal. Which is ang tinutukoy na bayang banal diyan, yung pong Jerusalem. Kaya yan po hindi pa umakyat sa langit. So what happened to them? Did they die again or did they stay alive until now? Nakaranas pa rin yan ng kamatayan katulad po ni Lazaro na binuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Dumanas din po ng kamatayan. Kasi pagdating ng second coming, wala hong mauna, no? Lahat po ay sabay-sabay na paruroon po sa langit na bayan. Ayon sa unang Tesalonica na binasa po natin, na siyang unang pagkabuhay na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Moderator's time, post the time muna. So pasensya na nawala ako. Brother Francis, pinutol ko na yung 24 hours kasi yung cellphone ko. Walang si pag nawala yung laptop, hindi ako maka-backup, makabalik agad. Okay, okay. Hello? Yes, yes, yes. Okay. Cellphone na lang yung ginamit ko. Yes. I hope. Hello, Brother Francis? Yes, yes, yes. It's alright. So, paumanin, pero sa record ko dito sa oras, 8 minutes and 57 seconds. So, okay lang po ba to? Medyo tumakbo na ng ilang mga minuto eh. Okay lang ibalik kung sakali. No problem sa akin. So, moderator decision na lang. 8 minutes and 57 seconds. Ito na lang ang i-resume natin para meron po tayong basis, no? So, okay, resume the time. 8 minutes and 57 seconds. So, pasensya na dyan sa 24 hours. Hindi ko na kayo ma-hook, no? So, join na lang kayo. Mamaya isend ko sa inyo ang Brother Russia, pakisend na lang yung link natin sa 24 hours para sila ay makajoin na dito sa platform instead yan sa room. So okay, resume the time, 8 minutes and 57 seconds. So time start, Brother Francis. If you don't believe the Old Testament saints were ascended up to heaven, how do you explain Ephesians 4:8? Ephesians 4:8-11, that the when Christ ascended up on high, he led captivity captive. He went down to the lowest parts of the earth and he led captivity captive. Hello. Sige po, hindi ko muna sasagutin ngayon, pero sa akin pong pagbabalik sa akin presentation, next question na. Okay, so if there's no answer, let's go to the other questions. So you believe that the saints will endure the tribulation until Christ comes back
on earth, right? May tribulation din silang dadaanan, pero hindi po yung 7 years tribulation. Kasi wala pong yet. Basihan yung 7 years. Excuse me? What's the time? Brother Francis, 20 seconds. So, bago mag-interrupt, kailan patapusin. Then, aantayin yung next question ng moderator para makapag-proceed ng question. So, you have 4 seconds to answer. I-wave ba o... I-wave na po, 4 seconds. Okay, so, 7 minutes and 39 seconds. Yes. Okay, proceed, Brother Francis. Time starts. So, I'm not talking of the 7 years. That is not yet the subtopic. I'm talking of the saints. Will they endure tribulation before Christ comes? Will it get worse and worse on this earth until and the saints will endure with it? Yes or no? Yes, magdadana sila ng tribulation, pero hindi nga po yung 7 years tribulation period kasi wala pong 7 years tribulation period. Ang dadanasin nilang tribulation, isa na dyan yung tinatawag naming Jacob's Troubles, etc. Ano, pero wala pong magaganap na secret rapture. Kaya yung atin pong paksa... Question. Okay, I'm not talking about 7 years or secret rapture. I'm talking about the... I'm asking about the Christians. Let me use an example. In Matthew 24... Christ foretold the destruction of Jerusalem in the temple. And would you just answer yes or no? Would you agree that is also example of the tribulation at the end time in the future? Yes, katulad nga po na sagot ko kanina, no? Yes, talagang magdadana sila, no? Pero hindi yan sa walang magaganap na 7 years tribulation period. No, kung may nababanggit man akong 7 years tribulation period sa akin pong pagsagot kasi yun po ang haligi na inyo pong pinipresent kanina. Oh, sorry. Okay, so my question is not the 7 years, okay? But this is my question there. If you just Mr. Moderator, pwede bang paki-avoid yung side comment? Oh. This is not side comment. I'm saying I am not asking about the 7 years. I am asking about if Matthew 24, if you agree, you already agreed that this is the tribulation. So my next question here is, do you agree that the Christians escaped the destruction of the Jerusalem and the temple in 70 AD when Titus came? Do you agree that the Christians escaped the destruction? Yes. Oho. At marami po, no? Kaya nga yung paglitaw din ng Adventism, ano, kaakibat po diyan. Pero pag ikakapit ko dito sa ating tong topic, ano ho, ay wala siyang kinalaman, ano? At hanggang ngayon hindi pa napapatunayan na mayroong secret rapture bago dumating ang Panginoon. So, if you agree that the Christians escaped the destruction of Jerusalem, then the Christians will not endure that kind of tribulation. They will not be present in that kind of tribulation, like the tribulation on earth. Eh, sabi ko nga po, ano, magdadanas nga talaga ng tribulation. Kaya nga kami, may turo din po kami dyan, pero hindi po yung papasok sa 7 years tribulation na pwedeng pre, mid at post. Wala pong 7 years tribulation. Tribulation lang meron. So sana po ayan nag-explore niyo yung ating pagsagot. Okay. So how would you explain that the man of sin sit in the temple of God showing himself he is God? That day will not come until the man of sin sit in the temple. How would you explain that? Pwede po pakibigyan niyo ng talata para masagot ko. 2 Thessalonians 2:4. First Thessalonians. Post the time. May maingay, Mr. Moderator. Post the time. Hindi ko makontrol yung yung maingay kasi wala na ako sa laptop. Pasuyo lang po sa mga pumapasok. Yung tawag dito.
paki-mute na kaagad para hindi po magkaroon ng ano distraction. Okay, wala na. So resume the time, 4 minutes and 8 seconds. So time resume. Start. Okay. Hello. So sasagot na po. Okay, okay. Okay. Yes, sa panahon nga po ng New Testament, ano ho? Talaga pong dumana sila ng tribulation o ng mga pag-uusig. Nako, no, katulad ni Apostol. Ah, po. Hello, hello. Hello. Yes, nawala ba ako? Wait lang. Okay. Ako ang nawala, na po problema yung hingi ako ng backup si Bro Russia. Ah, okay. Wait lang ah. Nakapos ang oras 3 minutes and 35 seconds, no? So, yun ang problema ko dito. So, naririnig ba ako? Malinaw? Yes, nasa panahon po ako ng pagsagot, Mr. Moderator, ano? Okay lang. Malinaw ba ako? Yes, malinaw na po kayo ngayon. Kaya lang parang pakiramdam ko ay delayed yata. Wait lang ah. Nakapos naman yung time. Ayusin ko, mukhang bumalik na yung ano ko. Wait lang ah. I-try ko sa... Wait lang. Ay, nako. Saglit lang ah. Mga so while you're adjusting, lang. Can I repeat the question? While he's adjusting. So, if I have, actually, I remember I did not complete my question. When... Wait lang. So, can I repeat the question while you're still fixing the ano, technical? Ilang. Yan, naririnig ba? Ay, may ano, may feedback? May feedback? Yes, sir. Yan, okay na? Yes, yes. Patayin ko yung isa. Yan, okay na? Yes, sir. Okay, sige. Mas malino to. Kasi makikita ko yung maingay sa ano, yung mga pumapasok. So, ang oras ay 3 minutes and 35 seconds. So, time resume. Time start. Let me repeat my question. No? I forgot your explanation. I did not get your explanation for Ephesians 4:8-10. Explain Ephesians 4:8-10 and later we'll get back to 2 Thessalonians 2:4. I did not get your answer to that. You said you will not answer pala. Okay, I remember. Okay, 2 Thessalonians 2:4. How do you explain that? Who is the man of sin? Where he will he sit in the temple? When will that happen? Sorry, Pastor. No, excuse me muna, Mr. Moderator. Okay. At the time, 2 minutes and 55. So, ano pong concern? Meron kasing huling tanong po siya na yung aking sinasagot doon sa 1 Thessalonica chapter 3 verse 4 na naudlot po. I request na bago yung next question, masagot ko muna ito. That's the same question. Sige. It's the same question. Sige. Moderator's decision. So, pakinong para masagot, no? So, hindi ko paandarin mo muna to kasi previous question na yun, eh. So, pakirepress yung question, 2 minutes and 55 seconds, then... Pag na-refresh na yung question, doon ko na pa-underin yung 20 seconds. Noted ba? So, refresh the question? Yes, doon po sa 1 Thessalonica chapter 3, ano, verse 4. Chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Who is the man of sin? Where is the temple that he will sit? When will that happen? Pastor, hindi ba yan yung chapter 3 verse 4 kanina na tanong ninyo? No, I did not say chapter 3. I said chapter 2. Sorry. I clarified it. So, moderator's time. So, yung isa, Brother Francis, hindi yung sa 1 Thessalonians? I said 2 Thessalonians 2, 4. He heard chapter 3. So, I tried wait to clarify. Wait lang. I-clarify muna natin. Mr. Yun yung sa
1 Thessalonians 2:4. Second Thessalonians 2:4. Okay lang 'yon? Okay. Okay na po. Yes. Na-gets ko na. No? Kasi kanina medyo nag-aano lang. So, nag-gets mo na, hindi na uulitin, bro. Sagutin mo na diretso para paandarin ko yung time. Opo, pakipaulit niya po kasi naputol ko po siya gawa nung para mas malinaw sa akin. Pasensya na, Mr. Moderator. Okay, okay. May it's okay. Second Thessalonians 2:4, who is the man of sin? Where is the temple he will sit, and when will that happen? Okay. Tungkol sa sino, hindi ko po muna, Pastor, sasagutin, ano, kasi medyo maselan po yan, at alam niyo siguro ang sagot ko dyan, ano. Hindi ko muna sasagutin, ihintayin ko na lang yung mga susunod doon debate na akmang pagsagot dito. Next question. Do you believe Noah is the tribulation saint and Enoch is the New Testament saint that was taken up? Yes or no? Eh, hindi ko po magets, Pastor. Pasensya ka na, mahina ako sa English eh, ha? Next question. Oo. Pakiklaro na lang po munang maigi. Si Noah ba tribulation saint? Si Enoch ba ay New Testament saint na rapture? Na hindi nakadanas ng kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, Pastor, na dumadanas din talaga sila ng tribulation. Ano na nga, mga pag-uusig. Si Noah, ganun din. Si Enoch, ganun din. Kasi natural na po yun sa mananampalataya. Pero hindi po yan kakapit dito sa ating pinag-uusapan. Next question. So you mean to say Enoch also sa endured the same tribulation at the flood? Because you said they will endure. Sa panahon po niya, kapatid, pero dito sa New Testament, hindi siya kakapit kasi sa paksa natin. Mas maganda siguro, I suggest, dito nyo po sa ating paksa na patutunayan nyo na may secret rapture sa Biblia. Nang tinutukoy dito ay before second coming. Next question. How many minutes left? Could you start the time? How many minutes left? 53 seconds. 53 seconds. 48 seconds. Matagal pa. 44 okay, seconds. 42. Thessalonian. So, do you believe that 1 Thessalonians chapter 5, 1 show, is that the tribulation period? 1 Thessalonians? 5:1 and 1 Thessalonians? Yes. Pakiulit po, paki-stop yung clock. Oo, kasi nakakahiya kay ano. Medyo mahina kasi yung dating ng boses sa akin. Hello. Is it clear? Hello. Opo. Hello. Am I clear? Ayan. Yes po. Okay. Pakibalik na lang, Mr. Moderator, yung oras niya. Sige. So, 1 Thessalonians 5:1, is that sudden destruction, is that tribulation? When they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them? Time. Okay. Okay, sorry, Pastor. Okay, dyan po nagtatapos ang unang round ng atin pong debate. So, mamaya na tayo magbatihan portion. So, pasok po tayo sa rebuttal. Bibigyan po natin ng 15 minutes. Asan yung 15 minutes ko? So, yan na po. Bibigyan po natin ng 15 minutes rebuttal portion para po sa atin pong dalawang debatista. Of course, mauna po ang affirmative. Ready na ba, Brother Francis? Yes. Time start. Okay, so my question on Enoch and Noah,
the SDA said that they both endured tribulation. The reason I'm pointing out is that there's a difference between a tribulation saint and a New Testament saint, because as far as they believe, there is no difference. SDA, AJW, and others. No? They believe that they're all the same, from Old Testament to New Testament to tribulation. They're all the same. They're one, just one whole resurrection, first resurrection. I'm gonna, since Enoch and Noah was different, because Enoch was taken up and Noah endured the flood, there's a difference. There's a difference. So I used Enoch as an example because he was an example, seventh generation from Adam. And there will be a rapture in the seventh church age. Okay? Laodicea church age. Now, I mentioned Matthew chapter 24 that Jerusalem, Christians, escaped the destruction of Jerusalem, showing that the Christians will not endure the tribulation that happened in Jerusalem. The terrible tragedy that will happen in Jerusalem is used by Jesus Christ as an example of the dreadful day of the Lord, the tribulation period. In the Matthew 24:22, for there will be such tribulation as was not yet seen since the creation of the world. So unless those days shall be shortened, no flesh shall be saved. So for the elect's sake, those days shall be shortened. Of course, there are elect in the tribulation. But there are Christians that escape the destruction. They were not part. So that means to say, there will be escape ones from that terrible judgment that will fall on the earth. Okay. So here in 2 Thessalonians chapter 2, I ask the question, who is the man of sin? Where will he sit? And when will that time be? So, if there's no answer, the reason I ask that question is, it will also be in the time of resurrection, because I was asked a question, how do you know that the secret rapture will take place in the vicinity of the tribulation? So, Paul was asked the same question, and he said, you will see first the man of sin. So, of course, you will not see him sit in the temple of God showing himself he is God. There will be a temple, unless you spiritualize everything there's in the church or what. But, of course, that's for parallelism. But for a literal temple, there will be. If there will be a literal temple, then there will be a tribulation period. If you don't want it to be seven or last week of Daniel, there will be an Antichrist. He will be manifested, and those who will know, will see him, will know it is in the vicinity of the rapture. Okay? So how about the pre-trib, mid-trib, post-trib? The pre-trib are the New Testament saints. The mid-trib are the two prophets. If everyone is aware of Revelation chapter 11, there are two prophets that will be preaching in Jerusalem and they will be killed. And after 3 days, they will be resurrected and taken up to heaven. As I said a while ago, in full view of the public, a full TV coverage, because the whole world will know. The Bible said so. So you cannot spiritualize that. So there's a mid-tribulation rapture, and this is already public. The post-tribulation rapture is also public. I already mentioned Matthew chapter 24, 29, 30, 31, 32. When Christ will come down, after the tribulation of those days, he will gather his elect from the four winds. And from the four winds, four corners of the earth. So there's the resurrection there for the tribulation saints. Now notice, when Christ comes back in Revelation 19, the saints are with him. If you read, there are already saints praising him in heaven. When John was brought up to heaven, he saw saints praying at the altar in heaven. I believe SDAs particularly believe in the heavenly sanctuary. If there's a counterpart pattern of a heavenly sanctuary up in heaven, then there are saints up there praying up in heaven. That's the vision that John saw.
That's the vision. That if they don't believe in futurists, then they must be. He must believe that it already exists. The saints were already up there. Then the Old Testament saints were already resurrected. They did not die again. I watched this from Eli Soriano's teaching. I thought it was only Eli Soriano. I'm now surprised. It's also an SDA teaching that the Old Testament saints, when they were resurrected, they died again. They died again. Why were they resurrected? Because of the promise. The promise that they will be resurrected alongside with Christ. And I asked this question in Ephesians 4:8. Who were those that were captive, that were led captivity captive? After Christ went down to the lowest parts of the earth and rose again, who were they? So there's no answer. But those are the proof. The Old Testament saints were already up heaven. So when John saw the saints in the book of Revelation, the saints in praying under the altar, praying, praising God, so they're already saints up in heaven. It's not just Enoch or Elijah. The Old Testament saints are already up there. So in the New Testament, in the secret rapture, Christ will not yet come back down on earth. He will just take the bride with him. And there will be a wedding supper of the Lamb. After the wedding supper of the Lamb in Revelation 19, he will come back down. The saints are with him. So how will others explain, not just him, everyone who believes that everyone is still in the grave, all the saints are still in the grave, how will they explain that when Christ comes back, the saints are with him? And Paul's explained in the New Jerusalem, Heavenly Jerusalem, they are comprised of dead saints that were quickened or made alive. So there are already saints that were resurrected and they did not die. It's not like Lazarus, he was resurrected temporarily and then he died again. No. They were resurrected in glory and power. And did you know that Christ, Peter, James, and John had a vision of the transfiguration. In the Mount of Transfiguration, they had a vision of Christ in his resurrection. Because Christ said, tell the vision to no one until I rise from the grave. That was a vision of resurrection. What was the vision? When Christ resurrected, Elijah and Moses was beside him. They were beside him. So when Christ resurrects, alongside with him will resurrect Christ, Elijah and Moses. So Ephesians 4, 8, 9, 10, 11, Revelation 14, Revelation 5, Revelation. You see the saints there praising him. And souls under the altar. And there were questions. And so the Old Testament. And when Christ comes back to earth, the saints will be with him. So you cannot say that the saints were not yet resurrected before the tribulation, before the church ages. There's the Old Testament saints. There is the New Testament saints. There's a distinction in the Bible. There's a distinction in the Bible that there are three phases of this first resurrection. When he says that, why do I claim that there are several coming of the Lord? It's not coming of the Lord. When God resurrected the two prophets, Christ did not come back down on earth. During the New Testament saints, Christ did not come back down on earth like in the Mount of Olives. We were met in the clouds. That's the difference. He will meet us in the clouds. He did not say he will come back down to earth. When we met in the clouds, we will meet him in the clouds. That's different from him setting his foot back down on the Mount of Olives. So where will the Old Testament saints be? Where will the New Testament saints be? So his actual coming back down on earth is in Revelation 19. And the saints were with him. He was coming down with the saints. Not just the angels. Of course, you can claim that those are just angels. No.
It includes dead saints that were resurrected. That's part of New Jerusalem. So, if there are those that were not seen in Acts chapter 1, they did not see the Old Testament saints being resurrected, then it's secret. Then it is not known. It's hidden from the world. Now, for the mid-tribulation, this is not secret, but you know it's in the midst. Of course, you quoted some other apologist in the Protestant realm saying in the midst of the 7 years. Let me quote, let me mention in the Bible, there's 1,260 days where the two prophets will preach, will minister, will prophesy, the two witnesses. 1,260 days is 3.5 years. That's half of the last week of Daniel. That's why in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation of Jesus. That's at the same time they will be killed and they will be resurrected. So there is proof of this mid-tribulation. Now, let's talk about this. He mentioned that one will be taken, the other left. During Armageddon, the earth will rock to and fro. There will be hailstones as big as 50 kilos minimum. No one could live on this earth during that time. The dreadful day of the Lord. In the time in the book of Revelation, the great earthquake that has never yet happened on earth, that will never happen again. Revelation 16, verse 17, 18. This great earthquake, also mentioned in Matthew 24, 22, also mentioned in Joel. This event, you could not afford to sleep on your bed. When one will be taken, the other left. Two shall be sleeping in bed, one will be taken, the other left. You cannot afford to sleep on your bed soundly. One, two will be walking in the field, one will be taken, the other left. That could not exist anymore when there was a great earthquake and great hailstones falling on earth during the time. When Christ will be coming back, that will be the scenario of the earth. How can people have an economy here on earth? There will be no economy, there will be no government anymore. If you understand the scale of the tribulation, if it's not just in the past, if something worse will happen in the future, we're not yet talking of 7 years. If you believe that, if you believe Matthew 24:22, if you believe Revelation 16:18, then you should understand when one will be taken, the other left. It could not be during the time of Armageddon. Armageddon is World War III. The kings of the East will go against the West. And later when Christ comes back, they will go against Jesus Christ. There will be a great earthquake on earth. So when one will be taken, the other left, they could not be sleeping on the bed soundly. They could not be walking on the field. There could not be two women milling, grinding grains. There is no peace on earth anymore. Everyone is running for their lives. They're saying mountains fall on us. Rocks fall on us. Hide us from the wrath of the Lamb. That is the scenario. So you cannot say that is the scenario when someone will be sleeping soundly and the other one is taken, the other left. One will be grinding meal. Two will be grinding and one will be taken, the other left. Two will be walking on the field leisurely. They're not running, they're walking. As though there's no problem. No one on earth will be sheltered from this tribulation. Everyone will endure this. Those will be left behind. So how can you say that is they can do that? They could not do that if you understand real tribulation, as written in the book of Revelation and many other parts of the Bible. If you understand that, then the scenario Christ mentioned is not during the time of Armageddon. It's in the time of the New Testament saints. Before the tribulation happens, there's still economy. There's still two men walking in the field. There's still two couples sleeping in their beds. There's still two women grinding in the mills. Time. Okay po, nagtatapos ang first
stand ng rebuttal portion. So, dako na tayo, no? Hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Bibigyan na po natin ng 10 minuto ang atin pong negative upang i-cross ang tindig po ng affirmative. Ready na po ba? Yes, sir. Ready na po. Start the time. Okay. Binanggit po ninyo, no, yung Pilipos chapter 4 verse 8 na itinanong nyo sa akin, ano? Then binasa ko po ito. Ang tanong ko po sa inyo, ito ba ay tumutukoy sa secret rapture, Pastor Chan? So, I mentioned Ephesians 4:8. Ephesians. Ephesians 4:8, if you read it carefully, Christ went down to the bottom of the earth, the lowest parts. Then he, when he went up on high, he led captivity captive. So next what question. Did he lead? That was my question, and I explained that those were the Old Testament saints. Okay. Saan po sa context niyan ng chapter 4 ng Ephesians at ano po to? Ephesians na yan ay tumutukoy sa secret rapture. When it described Christ when he resurrected, he went up on high on and he led captivity captive. When he Christ went up, no one can see other saints together with him. So those captive that he led out from hell. Next question. Those are the saints, the Old Testament. Next question. Okay. Ang ibig niyo po bang sabihin, Pastor, mula sa inyong unang pagtindig hanggang ngayon ay nang umakyat ang ating Panginoon sa langit, kasama ba niya yung mga banal na binuhay niya? Yes, when Christ resurrected alongside with him, resurrected were the Old Testament saints, Matthew 27:51, 52, 53. And when he ascended up on high, he led the captivity captive. Those are part of it. Those are included. Next question. Okay. Kailan niya po isinama? Bago siya umakyat sa langit o noong umakyat na siya sa langit? O sabay niyang umakyat sa langit? That's in Acts chapter 1 when he ascended from the Mount of Olives. So they could not see. If you read Matthew 27, not everyone have seen them. So they are invisible. So they are secret. Secretly ascending up to heaven also. They could not ascend before Christ. So next question. Christ ascended, they also ascended as described in Ephesians 4:8-10. So ibig sabihin ay siya lamang ang nakikita. Tapos yung mga iniakyat na mga banal, hindi nakikita? Yes, that's why I use it as an example for secret. That they could not see the Old Testament saints ascending up to heaven, but John saw them raising. So, Ephesians 4:8 described it clearly. Ephesians 4:8-10, 11, that when Christ ascended up on high, he led captivity captive. He led the Old Testament saints with him. Next question. Okay, next question. Sabi niyo po ay kasabay niya, ano ho? Yun bang sabay na yun? Maituturing ho bang pagdagit? Yes, because the resurrection of the Old Testament saints will be the first fruits for the other saints to be resurrected later in the New Testament. Next question. Okay, next question. Binanggit po ninyo yung chapter 24 verse 42. Kailan po mangyayari yan? Sa post-tribulation po ba? So, as I explained a while ago, when two men walking the field, one will be taken, the other left. Two sleeping, one taken, the other left. Two grinding milled and one will take another left. They could not be in the post. They can only be in the pre-tribulation because the earth in the post is not livable. You cannot sleep soundly. You cannot walk soundly anymore. Next question.
Okay. So, meron ba kayong mababasa namang talata na para naman sa post-tribulation na darating ang secret rapture? Yes, I have the verse for post-tribulation is Matthew 24, 29, 30, 31, 32. So, this in post-tribulation, the earth will be so terrible in judgment, Matthew 24:22. So they do not fit the description in Matthew 24:42. The next some question. Are sleeping soundly, some are walking the floor. Okay, so lumalabas na mayroong 7 years tribulation dyan. Kasi kapag pinag-uusapan yung pre, mid, at saka post, ano yan, na focus sa 7 years tribulation. Saan po sa Matthew 24, inilalarawan yung 7 years tribulation period? The 7-year tribulation period is not apparent in Matthew 24, but in other chapters of the Bible. Like in the book of Revelation, there is 3.5 years ministry of the two prophets, the two witnesses. And there is another 42 months that the Revelation 12 woman will run away from the dragon. So next that question. Completes 7 years. Okay. Kung wala sa Matthew 24, sa Matthew 24, bakit isinulong niyo yung 7 years tribulation sa Matthew 24, gayong wala naman doong pinag-uusapan na 7 years tribulation period? Because in the last week of Daniel has not yet been finished. Secondly, in the book of in Daniel, there's a mention of several. Let's go to Revelation. In Revelation, there's a mention of 1,260 days, and there's also a mention of 42 months. So these represent 2.5 years and 2.5 years. Next okay. Question. Yung nasa Daniel chapter 9, yun ang 7 years tribulation period. Saan po ninyo nabasa na yung 7 years na tinutukoy doon ay tribulation period na binabanggit sa ating pampaksa? In the last week of Daniel, in Daniel 9:27, that clock was stopped because Titus was inserted in between the 69th and the 70th. And when he causes the sacrifice and offering, next question, stop, is part of the tribulation event in Daniel 12. Next question. Okay. Bakit po darating ang secret rapture? No? Ano yung specific na dahilan? Because that's God's plan. He gave it in the example with Enoch, difference with Noah. And he promised his believers, though there are wise virgins who there are those who will come first, there will come last. Christ mentioned that. So there will be those who will give their lives in the tribulation. There will also next be those question. Who okay. will be taken to glory. Okay, next question. Yun bang salitang rapture o mga katumbas nito ay nabasa po ninyo sa Biblia? The word rapture is not in our English Bible, but it's in the Latin translation of rapiso, rapturo. So, I just use the word because everyone has used the word, but the Bible word is catching away. Okay. Lingering in the King James. Okay. So, next question. Yung pong secret rapture, mababasa po ninyo sa Biblia at ang katumbas nito? I did not use the word secret rapture. I just subscribe to your use of the word secret rapture. But the meaning is there in the Bible that they will not see the ascension of some saints. Next question. Okay. Yung salitang rapture, sabi mo pastor mababasa sa Latin, pero bakit yung salitang secret bilang katumbas karugtong ng secret rapture ay hindi nyo nabasa? Hindi ba dapat kung mayroon kayong nabasa na rapturo, dapat meron din kayong mababasa na secretum rapturo? I did not use the word secret. I just followed your debate
challenge for secret because the meaning of the secret is in the Bible, not the words secret for the rapture, but that the word secret in the Bible, but the meaning wherein others will next rapture. Question. Okay, so ibig sabihin, yung secret rapture, hindi turo ng Biblia, tama ba? Time na. Nabutan ng time. Okay. Maraming salamat. So, yan po ang 10 minuto ng atin pong pagtatanong sa negative side. So, dako po tayo sa 15 minutes presentation. Ibibigay na natin. Okay. Ready na po ba, Bro Camacho, sa 15 minutes na rebuttal? Yes, sir. Ready na po. Time start. Okay. So, kapuna po na mga kapatid at mga kaibigan, ano? Samantalang ang paksa ay patutunayan ng end times na may secret rapture sa Biblia. Tinanong natin kung meron bang mababasang rapture o katumbas nito na salita sa Biblia. At ang sabi ay meron. Na yun ay hindi ko tinututulan, ano? Kasi nga, ginamit ko nga yan, no? Talagang meron talagang rapture na mababasa, yung katumbas na isa nga dyan yung rapire, no? Pero, nang isinubsob natin kung meron bang mababasang secret rapture, so parang biglang, ano, no? Biglang lalong humina yung presentation. Kasi mayroon kang nabasang rapture, pero bakit wala kang nabasa na secret rapture? No? So masyadong itong tawag dito, parang masyadong halatado na talagang wala talagang secret rapture sa Biblia. Ano? Kasi kung rapture mayroong mababasa, dapat may mababasa ring secretum rapture. Kasi yun ang Latin po niyan eh. Pero wala ho kayong mababasa mga kapatid na secretum rapturo. Kahit na yung diwa man lang ng secretum rapturo o yung secret rapture. No? Rapturo meron. No? Pero yung secret, wala ho. At makikita po ninyo mga kapatid, no? Gumagamit siya ng mga pagtatalon-talon, ano? Ng mga talata para lamang maikapit. Ano? Ang tawag dyan ay ipinipilit mga kapatid. Para lang mapalabas na mayroong secret rapture. Pero ang totoo, walang secret rapture, no? Bago dumating ang ating pong Panginoong Jesucristo. O, turo lamang po yan nung mga personalidad na binanggit ko doon sa una ko pong presentation. No? Kaya nga, yung mga talatang ginagamit po nila, yung Matthew 24, wala doon mga kapatid na anino man lang ng 7 years tribulation period. No? Wala po. Yung po ay nasa isipan lamang po ng presenter natin. Pero wala sa Biblia, mga kapatid. Ano? At itong talatang ito, tumutukoy ito sa pagdating ng ating Panginoon. Pag dumating ang ating Panginoon, hindi siya lalapag dito sa lupa, kundi sasalubungin natin siya doon sa alapaap. Ano ho? Yung isa sa mga nadadat ng nagbubukid, ano po, iiwan yung matuwid, dadalhin. Ano, yung mga nanonood ng TV, oh, kapag dumating yung panahon yun, yung isa iiwan, yung isa aakyat sa alapaap. Ganoon din naman sa mga natutulog. Bakit sabi ng Biblia, ang pagdating ng Panginoon, oh, ay katulad din ng panahon ni Noah. Ano ho, may nagiinuman, no? Nandiyan yung so meron silang ano, may mga activities, ano? May nagtatanim. Ito nga yung Matthew 24. Ano? O. Ngayon, hindi ito tumutukoy sa secret rapture, kundi sa pagdating ng ating Panginoon. Then yung nasa, meron pang isang talata dyan, ano? Na ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Hindi po tumutukoy yun sa secret rapture. Yun ay tumutukoy doon sa pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan yon. Kaya nilagyan ko nga ng definition kanina, iba yung secret rapture, iba rin po yung second coming. Ano, yung second coming, walang nakakaalam nun sa atin kung kailan po yun magaganap. Ano ho? At lalo na, oh, yun po secret rapture, yan po ay wala po sa banal na kasulatan. Ano ho?
Yan, kaya hindi po napapatunayan ng affirmatibo hanggang ngayon na mayroong secret rapture na magaganap, no? Wala po. Kahit yung nasa Pilipos 4, no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, hindi ito tumutukoy sa secret rapture. Ano? At isa pang bagay ito, binigyan din ng maling pakahulugan, yung chapter 1 verse 11 ng aklat ng magawa, na ang nakita lang sa pag-akyat, ang ating Panginoon. At yung mga ni rapture, hindi nakita. Ano ho? Ipinasok sa talata, yung wala naman doon, mga kapatid. Ano ho? So, I think kulang sa tatag, no, ng presentation ang affirmatibo. At napaka-unbiblical yung teaching na isinusulong sa atin. Ano ho? Then, yung mga tanong sa atin tungkol sa mga pag-uusig, ano? Itong mga pag-uusig na to, hindi ito ang magpapatunay na mayroong secret rapture. Ano ho? Hindi naman natin itinatanggi na talagang may mga pag-uusig na darat na dadanasin ang mga Christians. Ano ho? Totoo yun. Hanggang ngayon nga may mga pag-uusig tayo na dadaranasan no? Pero yung pong secret rapture, yan ang mahirap patunayan sa Biblia. Dahil wala pong secret rapture sa Biblia, mga kapatid. Ano ho? Then tinanong sa akin yung 2 Thessalonica chapter 2. Sabi natin na hindi muna natin sasagutin. Ano? Kasi ang dahilan yan, ayaw ko munang magdamay ng ibang pananampalataya. Ano? Oo, yan po katotohanan niya. Kasi may kinalaman po yan sa paglitaw ng Antichrist. No? Pero ganun pa man, hindi pa rin ito ang nagpapatunay na mayroong secret rapture, no? Kahit yung binabanggit to sa Revelation 11, ano, mayroong dalawang two prophets, hindi nagpapatunay yun na may secret rapture, mga kapatid. Ano ho? Even the Armageddon na binabanggit sa atin, oh, hindi yan nagpapatunay na may secret rapture, no? Ginagamit lang po ng iba yung term na yan para palitawing mayroong secret rapture. Ano ho? Actually, pag nilaliman yung pag-aaral dyan sa Armageddon, ang secret rapture magaganap in the middle, doon sa gitna ng 7 years tribulation period. Ano? O, dyan po yan. Pero itong ating kausap, ano sila eh? Post-tribulationist sila eh, mga kapatid eh. No? Pero kaya lang, sa pakikipag-usap natin, sumasayaw-sayaw yung affirmative, oh, na pwedeng mid-tribulation, pwedeng post-tribulation, lalong gumigewang po yung kanilang stand na walang tibay ho talaga. Oh, parang nag-aalatsamba sila. Ano ho? Oh, pwedeng dito dumating, pwedeng dito mangyari, pwedeng mid, pwedeng post. So, at lahat daw ito, biblical. Ano ho? Mga kapatid, ano, ito yung isang delikadong doktrina na isinusulong ng mga futuristic o ng mga futuristic tao dito naniniwala doon sa futuristic theory. Ano? Kaya nga hanggang ngayon itong secret rapture, mga kapatid, theory pa rin ho siya. Hindi talaga siya mapagsasandalan mo ng katotohanan, mga kapatid, no? Ito po ay nananatiling teorya lamang. Kaya nga doon sa ating mga ginagawang pagsasalit-saling tanong, sa pakikinig natin sa presentation, wala hong naibabangon na katotohanan, mga kapatid, no? Walang fix o walang matibay na para maniwala at makumbinsi tayo na mayroong secret rapture. Maliwanag po yung binabanggit sa atin, mga kapatid, no? Na sabi rito sa Acts 1:11, oh, nang nangagsabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakikita sa nakikitang pagparoon niya sa langit na tinanggap sa langit mula sa inyo. So ito talaga hayag, mga kapatid, no? Literal siyang darating. At hindi totoo na mayroong nakasama niya dito yung mga banal na binuhay. Kasi kung susundan ko po yung dali ng pagsagot ng affirmatibo, oh, doon sa isang talata na mayroong binuhay ang ating Panginoon, isinama niya doon sa dakong banal. Di ba nakalagay po sa talatang yun eh? Pumasok sa dakong banal. So ibig sabihin, nasa lupa pang ating Panginoon,
eh iniakyat na pala sa langit 'yon. Eh kung iniakyat na sa langit 'yon kasi nakalagay doon ano, pumasok sa dakong banal. So past tense 'no, pumasok. Eh kung i-apply natin dito sa Acts 1:11, eh sino yung kasama niya rito? Kung mayroon nang pumasok doon sa langit na yung kanyang mga binuhay. Nakukuha niyo mga kaibigan, mga kapatid, ano? Kaya kinuklaro natin sino yung kasama niya rito sa Acts 1:11. So nagko-conflict yung pong presentation ng affirmative na katunayan lamang, mali talaga ang turo ng secret rapturist theory. Ano ho? Yan. So, I hope na nasusundan niyo po ako diyan. At maliwanag na binabanggit sa Thessalonica na wala pong secret rapture. Yung mga nangamatay, nangabuhay, ay yung nangabuhay, na matuwid, at yung mga buhay na daratnan, parehong aagawin po sa langit. Ano ho? Kaya nga pagdating sa Latin yan, hindi ninyo na nababasa na yan ay secretora puro. No? Wala. Kundi rapimur ang nakalagay. Ano ho? Hindi mo mababasa na yan ay secretum rapimur o kaya secretum rapere. Wala hong ganun, mga kapatid. Oh? Kaya dito pa lang sa talatang ito, bagsak na po ang tawag dito, ang paninindigan ng secret rapturistic theory, mga kapatid. Ano ho? At maliwanag dito na walang secret rapture dahil ito po ay may kaingayan. Ano ho? Oh, bagamat ito ay nilalagyan nila ng dinidesign nila ito sa pamamarang allegorical, kasi bawat sentence dito nilalagyan nila ng sariling pakahulugan. Pero sa syntax ng 1 Thessalonians chapter 4, 15-17, wala hong secret rapture. Ito ay isang paglalarawan sa second coming. Na sa panahon yan, no, ay yun nga, dadalhin yung mga matuwid. Kung natutulog yung matuwid, ay dadalhin, sasalubong sa alapap at mayroong isang maiiwan. Ganun din doon sa mga nasa, tawag dyan, sa mga nagtatanim. Ano ho? So yung nasa Mateo 24. Kaya walang secret rapture dito. Oh, at yung nasa 1 Thessalonians, 1 Corinthians chapter 15, 51-58, yan po ay magaganap din doon sa unang pagkabuhay na maguli, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, 15-17, na in the twinkling of an eye, oh, yung katawang ito, papalitan ito ng walang kasiraan. At yan, hindi po sikretong pagdagit. Ano ho? Yan, napakabilis po niyan, ano? Sa isang kisap mata, no? Mababago na uli yung ating katawan. Dating may kasiraan, papalitan ng wala. Dating may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Saglit lang po yan at sasalubong tayo doon sa Panginoon, sa hangin, sa alapaap. Kaya wala pong secret rapture, mga kapatid. Wala ring secret coming. Ano ho? So kaya po itong paksa na pinatutunayan na mayroong secret rapture sa Biblia, eh hindi po nakatayo eh. Ano ho? Hindi po napatunayan ng afirmatibo. Bagamat napakaraming mga istorya tayong naririnig, pero yun po ay still ano, na kwentong barbero pa rin. Kasi walang napapatunayan sa Biblia, mga kapatid. Ano ho? Yung pinakasaligang talata, no? Tandaan niyo po ang pinakasaligang talata ng mga futuristic na mga secret rapturist, yung unang Thessalonica chapter 4 na pinag-uusapan po natin kanina. Ano ho? Ni isa doon, wala hong nagpapatunay na mayroong secret rapture kahit yung nasa Mateo 24. Oh, kaya napakahina po ng pagtatayo, ano? Then yung paggamit, ano, pag-mention kay Enoch, kay Noah tungkol sa tribulation, ano ho? Ako nanghihinayang ako, no, kasi nasayang yung panahon ng affirmatibo na pinagbabanggit niya yung mga ito na wala namang kinalaman sa secret rapture, no? Na pinatutunayan niya mayroong tribulation. Yes, wala naman tayong tutol na talaga may daranas ng tribulation period, ano? Pero hindi 7 years tribulation. At kinuha niya yung Daniel 9, no, para doon sa 7 years tribulation, na wala naman yung doon, na hindi binabanggit yung 7 years tribulation doon. Ano po? At mapapansin niyo, mga kapatid, na
pinagkakawing-kawing lang po yung mga talata ng Biblia para maipilit o mapalitaw na mayroong secret rapture sa Biblia. Wala hong secret rapture. Yan po ay inimbento lamang ng mga futurist na katulad nila Francisco Rivera, Manuela Laconsa, Robert Bellarmine, no? Ni Dr. James Todd, no? So, mga ano lang po ito eh. Mga gawa-gawa ng mga dispensationalism na unbiblical, no? Wala sa katuruan. Ginawa lang po ito dahil sa merong natatanging layunin na panlaban ng iglesia na hindi ko binabanggit para doon sa mga nagprotesta sa kanila. At para mailihis yung pong katotohanan ng kanilang natuklasan at maituon na lamang ang kanila pong pansin sa pag-aaral ng Biblia time. Tungkol dito time, sa secret time. Rapture. Okay, maraming salamat time, po. Time. Okay, maraming salamat. Negative side sa 15 minutes na paglalatag. So, dako tayo sa 10 minuto. And after this, ay dako po tayo sa mga comment dyan sa online at of course sa pagbati po kung sino po andito sa platform. So, Brother Francis, ready na ba for cross-examine? 10 minutes? Yes. Okay, medyo lapit-lapit ang mic, yes, mahina. Okay, time start. Okay. Do you believe if the marriage of the Lamb took place before Christ comes back down on earth? I think, Pastor, yung tanong po ninyo, walang kinalaman doon sa ating topic, ano? Na secret rapture. May rules po tayo dyan. Dapat ang nakabase sa secret rapture. Do you believe when time? Christ comes back down on earth, the saints are with him? Do you believe? Yes. Oo, makakasama po niya. Pero hindi sa secret rapture. Hindi sa pamantayan ng secret rapture. Kasi wala pong secret rapture sa Biblia. Katulad po ng aking ipinresent at hanggang ngayon, hindi pa rin po ninyo napapatunayan na mayroong secret rapture. Next question. So that means to say, Christ was already, the saints were already with Christ when he comes back down to earth, and they already had that marriage supper of the Lamb. Amen. Agree. Medyo naguguluhan ako sa statement niyo, Pastor. Pwede bang ano? Pakibabawan pa niyo? Mahina talaga ako sa ano, no? Pag analyze. Was the time 8 minutes and 48 seconds. So, refresh the question. Kung pwede, Tagalogin na lang. Time start. Kasama niyo po yung mga banal. Post the time. Wait lang. Wait lang, merong maingay. Pasuyo lang yung mga bagong pasok para hindi po makadistract. Okay, so merong 8 and 43. Time resume. Start. Kung kasama ni Kristo yung mga banal at dati na sila nagkaroon ng marriage supper of the Lamb, edi hindi pa lang niya bubuhayin pagbaba niya. Kasama na niya pagbaba niya. Tama? Mali po. No? Diyan nga po ako nagugulang sa statement ninyo na yan. Ano? Na... ganito na lang ano, Pastor, ganito na lang ang aking sagot. Totoo, mayroon siyang binuhay. Ano ho? At 'yon ay nung time na 'yon hindi niya inaakyat kagad sa langit. Kasi magkukuntik doon sa binitawan ninyo sa Acts 1:11 na makakasama. Next sabi question. Sabi mo hindi niya inakyat sa langit, binuhay niya, sasama niya sa baba. Paano yung piging, yung kasal sa taas? Revelation 19. Nagkasal muna sila, dinamitan ng kayong lino bago kasama bumaba. Sabi mo, hanggang alapap lang, kasama na niya bababa. O, magka-conflict, hindi ba? Hindi po. Ang sabi ko po, according to 1 Thessalonians, no, yung mga patay na lingkod ng Diyos at yung mga buhay, sasalubong po yun sa Panginoon at dadalhin niya po yun sa langit.
Ano, hindi po ibig sabihin na nasa langit, dadalhin sa lupa, doon sa First Thessalonica. Hindi po ganun ang point nun. Yung pagbababa ni Kristo sa Revelation 19, yun na rin ba ang pagbaba niya sa Thessalonica? Doon sa Apokalipsis, ano, yung pagbaba ng bayang banal, doon ko na idadirect, ano, ay doon po niya na makakasama yung bayang banal. Ang tawag po namin dyan, third coming. Ang second coming, wala pong secret rapture. Pero sa ikatlong pagbabalik, yun na po ang pagmamana ng panibagong paraiso dito sa lupa. Ibig mo sabihin ang Revelation 19, pangatlo, hindi pangalawa? Hindi pangalawang pagbalik sa lupa? Pangatlo, wala hong pangatlong pagbabalik. Ibig ko sabihin, walang ano bang ibig ko sabihin dyan? Kasi ibig ko sabihin sa third coming, yung pagmamana na ng bagong langit, bagong lupa. Kasi sabi doon sa awit, mamanahin ng matuwid, sa Matthew and awit, mamanahin ng matuwid ang lupa. At ang lupa, mananatili magpakailanman. Yun ang mamanahin po. Ang tanong ko, yung pagbaba ni Kristo sa Revelation 19, yun na rin ba ang Thessalonica na pagbaba? Hindi. 19 ano po yan? Babasahin ko muna. Hindi bali. Maubos na yung oras. So, iba na lang yung tanong ko kasi maikli lang yung oras. So, yung iba kong tanong, alam ba ng buong mundo na si Enoch nawala? Alam ba ng buong mundo na kinuha siya ng Diyos? Yes, hindi. Pero hindi yan ang punteriya po ng ating topic. Ano ho? Sana na-inform po kayo ng patutunayan ninyong secret rapture, hindi yung kay Noah, kundi kay Enoch, ano, kundi sa darating o sa hinaharap natin ngayon. Yun po ang pupunteriyahin ng inyong pong pangungusap, hindi po yung nagdaan. Si Enoch ba ay paniwala mo na rapture o hindi? Yes, kasama siya nga na-rapture sa Old Testament, pero hindi nga po yan ang ating pong paksa, ano ho, na kung si Enoch ay napatunayang dinala sa langit, hindi po yan, kundi doon tayo siya hinaharap. Oh, kasi paniniwala ko rin yan eh. Next question. So, yung pag-rapture ni Enoch, sekreto rin sa mga ignoranteng tao? I think mag-focus ka dito, kapatid, sa hinaharap, hindi po sa past. Hindi mo na masasagot, sige. So, excuse me, Mr. Moderator. Stop the time. Naniniwala ka ba? Stop the time. Moderator's time. Pag hindi na lang, pag ayaw na sagutin, pass na lang bro. Walang comment. Kaya na. Tanggap ko naman, hindi ba sagutin? Walang ganon. Walang ganon na... Okay lang, tanggap ko naman eh. Moderator's time, moderator's time. Huwag mo sabihin walang sagot, may sagot. Moderator's time, moderator's time. Tanggap ko rin yan. Moderator's time. Avoid natin yung, halimbawa, Brother Camacho, kung hindi mo na sagutin, wag na lang mag-comment. No, pass na lang. Ganyan na lang. So, may sagot nga po ako, Mr. Moderator. Yun ang sagot ko kasi. Hindi, so, iba po yung sagot mo na mag-focus sa ano, mag-pass na lang kasi hindi naman sasagutin. Pass na lang. Para ano, Brother Francis, iwas so, din next sa question, comment. Next question, next so, para mag- question. Okay, sige. Okay, naniniwala po ba kayo na... Naniniwala po ba kayo na si... naniniwala po ba kayo na si Enoch ay tipot larawan ng mga banal, ng mga Christians na mararapture? Hindi po, kapatid, ano? Kasi nga wala nga secret rapture. Ano ho? Kung rapture... excuse me? Post the time, Brother Francis, meron siyang 20 seconds. Hindi lang nakuha yung tanong. So, meron siyang natitirang 11 seconds. So, 4 minutes and 5. So, bigyan kita, Brother Francis, ng warning. Dahil meron po siyang 20 seconds na ano. So, you have 11 seconds. So, time resume. Okay. Okay, katulad na sinabi ko, no? Ang usapin kasi secret rapture. Kaya hindi po makatutulong yung rapture lang. Ano ho?
at yung pagiging tipo ni... Next question. So, pwede nyo po masabi ngayon kung tipo't larawan siya ng banal o hindi? Pwede, pwede po. Pwede nating masabi. Pero hindi po sa secret rapture. Doon sa punto na yun ng secret rapture. Pwede nga larawan ng banal, yes. Pero yung kanyang pagdagit na paraan sa kanya, hindi po inaayunan o hindi tinuturo ng New Testament na ang pagdating ay secret rapture. So, naniniwala po ba kayo na sa pagbaba ni Kristo ay wala nang dito sa lupa, wala nang magulo ang lupa sa lindol at sa granizo, walang makakatulog ng maayos? Hindi po. Sapagkat darating po ang Panginoon, katulad nga nung panahon ni Noah, oh, mayroong nagiinuman, mayroong kalayawan, yung pagsigaw na nga, itago ninyo kami. Ano ho? Hindi po yan magaganap sa secret rapture. Ano ho? Yan po ay magaganap kapag naiangat na po. Hello? Okay, go ahead. So, hindi kayo po kayo naniniwala na sa lupa eh magkakaroon ng lindol at granizo na hindi yung tao ay magtatago sa mga kuweba sa takot? Naniniwala po, Pastor. Kaya nga yung aking sagot, ano, medyo naputo lang. Pag iniakyat na sa alapaap, ano, yung tawag dito, yung mga matwid, no, yung namang nandi dito sa lupa, kasabay po niyang papatayin po yun. Kaya sila po yung sisigaw, itago ninyo kami sa mga bato. O, dyan po yan, Pastor. Pero sabi mo, pwede pa mag-inuman, di ba? Pwede pa magkasalan, pwede pa magtanim. Sabi mo, pwede pa, di ba? Mali po. Ang sinasabi ko po, pagdating ng Panginoon, daratnan niya katulad ng panahon ni Noe. Nandiyan sila nagiinuman, ano ho, nagkakalayawan. Oh. Then yung mga matuwid po, dadalhin po sa alapaa po yun, sasalubong sa Panginoon. Yun po yung pagdagit. At yun pong mga hindi matuwid na dadatnan ng Panginoon, pupuksain na po yun ng Panginoon. Sila po yung sisigaw, itago ninyo kami oh, sa mukha nitong kordero. Sorry. So ayon sa paliwanag mo, pag dinagit na yung mga banal, hindi pa pala nag-iinuman pa pala yung mga tao. Hindi pa sila, hindi pa dumarating pala yung kapighatian, wala pa pala. Mali po, no? Sabi ko nga po, ang pagdating ng ating Panginoon katulad ng kay Noah. Nandiyan yung nasa kalayawan sila, ano, kaya lang biglang tutunog ang trumpeta, no? Nang malakas na sigaw. Saka sila aagawin doon sa alapaap. Then yung punga. Okay. So, dito sa total, sabi mo kanina, hindi mo muna papaliwanag yung Ephesians 4:8. Pwede mo na ba ipaliwanag ngayon ng Ephesians 4:8 to 10? 11? Opo, wala po yung kinalaman doon na Pastor sa second coming, ano ho, nang ang ibig sabihin doon sa secret rapture, no, wala po itong kinalaman, Pastor. Nabanggit mo kanina yung lumang panaban, hindi sila umakyat, di ba? Time na. Hindi time, pa time po, na. Time na. Sige po. Time na. Okay. So umiinit-init na, no? Yan po, sumasarap po ang atin pong talakayan, mga kapatid. So of course, bago po natin sila bibigyan ng tigli limang minuto, of course, bati po tayo. At ito po yung pangako natin. Shout out! Brother Simplicio Lorenzo Biloria, salamat sa pagsuporta. Bro Noel, of course, ang atin pong nasa technical record, Brother Russia, Renero, Bro Marty, at ang inyong lingkod at dalawang debatista, of course. Diyan po, okay. Brother Russia, it's your turn. Marinig ka man namin. At ikaw mag-moderator mamaya para hindi ka makat... Brother Russia...
Kumusta po yung comment box dyan? Nag-didibati din ba sila? Yes. Okay, so titingnan muna natin bro ha. Yung ating comment ngayon. Shoutout muna sa ating mga live viewers. Meron tayong 20 plus live viewers. Ayan. Shoutout sa inyo. Teka lang ha. Kaya naglo-loading yung ating comment box. Ayan. Like... So piliin na lang yung ano yung nasa yung mga magagandang ito. Ano. Shout out kay Dimitario lang Polanco. Or kaya may mga question. Aabot yan, yan sabi niya kay Michael Mulata. Sino daw yung nagde-debate ngayon? Si Bro Fernando Camacho ng SDA at saka si Francis Chan ng End Time Believer. Ayan, sabi ni John Ray Punay. Manuel Anore, mahirap po bang intindihin ang pagkakaiba sa rapture sa secret rapture? Sabi ni Manuel Anore, itinulad niya kay Noah pero ayaw itulad kay Enoch. Yan sabi niya. Sabi naman ni Dogbird Alamaw? Dogbird Alamaw, Alamo. Go, Camacho! Manuel Anore, kalokohan yung secret rapture nyo. Palatandaan yan ng kawalan nyo ng unawa. Sabi naman ni Samuel Quezon, I think, is he preaching to his followers, setting them in his own knowledge? Yan. Sabi naman ni Bro Eric, hirap masundan ni Camacho ang standard formative. May mga tanong na ayaw niyang sagutin dahil maipit na may secret rapture. Sabi naman ni Rasha, magulo pa ang stand ng Bro Francis, nag-English pa, mas lalong gumulo. Sabi naman ni Nap Prades, sana naman magtagalog na si Bro Francis, hirap na akong umitindi. Yan. Sabi ni Joey Bares, hanggang ngayon tulog pa rin ang paksa. At sabi ni Inton, binabati ko sarili ko. Na binabati din kita, Bro Inton, ng Patripassionism. Shoutout kay Samuel Quezon, edi wala kang nato lips, sabi niya. So, yan lang muna, mga bro. At ito pala, pahabol lang. Okay. Sabi ni... Teka. Shoutout kay Ivar Bendol, saka kay Samuel Quezon, saka kay Jory Nanta. Yan, bro. Okay, maraming salamat. Diyan po, yan ang atin pong comment box at patuloy po na sumusubaybay dito sa Debaters Convention. At up next, meron pong debate about topic po, Trinity at the same debaters na maghaharap sa paksa po ng Trinity. So, I think Bro Nero hindi po siya nag-confirm. At wala pong mensahe at baka biglang dumating si wala na no kasi 10:38 10 ang usapan nila. Wala din si Bro Sispo. Okay, hindi na natin patagalin kasi meron naman tayong sunod na paksa pa. So Bro Camacho, ready na ba sa 5 minutong conclusion? Yes sir. Time start, Bro. Okay. Ang totoo mga kapatid, mula sa first stand hanggang sa huling-huling ito, no, yung pong presentation ng affirmative ay hindi pa rin ho nakakatayo at nananatili pa rin pong nakatumba. Na inaasahan po natin magkakaroon ng mabigat na argumento ang nasa panig po ng affirmative. Kanya lang nananatili itong walang tibay, ano, at hindi na itayo, ano, hindi po tawag dito, hindi natin mapapagsaligan, ano? At then mga kapatid, ano? Huwag niyo pong ipagkamali na ako po ay nag-a-ad home. Hindi po ako nag-a-ad home at wala akong layuning ibaba ang dignidad o karangalan po ng ating pong kausap ni si Pastor Chan. Ano? Kaya nga, ang lagi kong binabanggit, yung kanyang presentation, ano? Yung kanyang stand, no? Hindi mismo siya. At kung sakali man na nawaglit sa aking
unadula sa aking bibig na mismong pagkatao niya ang aking ibinababa, ano? Eh, ipagpaumanhin. Pero hindi ko layuning ibaba ang kanya pong karangalan, ano? So, dala lamang ito, siyempre, bilang isang negatibo, i-negate ko, ibabagsak ko po yung kanyang presentation, yung kanyang pananampalataya. At nakita naman natin, talagang maliho eh. Yun pong presentation po ng affirmative at hanggang ngayon hindi po napapatunayan pa rin na may secret rapture. Ano ho? May mga talata talaga na hindi ko sinagot kanina kasi hindi sa dahilan may iniiwasan ako para dahil ako'y naiipit. No. No? Kundi upang gusto kong reviewin at maunawaan ang lubos yung talata para kapag aking inihagis o sinagot na, eh hindi ako masumpungan mali. Ano ho? O, kaya hindi po yun nakakapuntos yung mga ganong bagay para sabihin hindi ko na negate yung pong tindig ng affirmative. No? Tulad po na aking sinabi, hanggang ngayon po nananatili pa itong nakatiwangwang, no? Nananatili itong nakatumba. Ano? At actually, sa first presentation ng affirmative, wala po siyang itinayo. Kaya ang totoo wala rin akong giniba, ano? Kundi bagkos pinatungan ko lamang po ng pinatungan yung kanyang yung hindi niya pagkakatayo, no? And I hope sa 5 minutong natitira niya ay maitayo niya na ng mabuti. Ano po, tandaan po ninyo, wala po tayong nabasa na mayroong secret rapture o tagalihim na pagdagit. Ano po? Ayan, wala po na kahit isa. Reaction doon po sa panahon ni Noah, no? Ang gusto ko makita po ninyo doon, mga kapatid, kung paano si Noah, kung paano yung panahon ni Noah na nagkakasiyahan ng mga tao, mayroong kanya-kanyang pinagkabalaan, ganun po ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam. Ang sikreto, yung hindi natin alam yung kanyang pagdating. Pero kapag dumating na po siya, hayag na po yun. Hindi na po yung sikreto. At yung pag-akyat ng mga banal sa langit, patay na binuhay, oh, ay hindi po sikreto, hayag din po yun. No? At yung iba may iiwan, ano? Yung iba dadalhin sa alapaap. Yung maiiwan, mga kapatid, sila po yung sisigaw na itago ninyo kami sa mukha ng kordero. Tabunan ninyo kami, ano, sabi doon sa mga, sa Revelation. Sila po yun. Bakit? Alam nila na hindi sila nakasama doon sa pagkaligtas. At dito, papatayin sila ng ating pong Panginoon. Oh? At pagkaraan yan, mga kapatid, sa loob ng 1,000 taon, mamamalagi ang lingkod ng Diyos sa langit, sa katuparan ng Mateo 24, at kapag pagkaraan ng 1,000 taon, bababa ang bayang banal upang matupad ang sinasabi ng kasulatan na mamanahin ng matuwid ang lupa. Ano? Na siya sinasabi rin sa aklat ng awit na lupa mamamalagi magpakailanman. Lilinisin ng Panginoon ang lupang ito upang maging isang bagong paraiso. Kaya ho, mga kapatid, sa tema namin, wala hong secret rapture na magaganap. Yan po ay gawa-gawa lamang ng mga binanggit kong mga personalidad na nagsulong ng futuristic at ng secret rapturist na nasa diwa o nasa loob ng turo ng dispensationalism. Wala po nito sa Biblia, ito po ay inimbentong aral lamang na pinanghawakan ng apermatibo sa pagkakataong ito at kanyang inilalaban na hindi po nakakatindig sa pagkakataon po ito. No? Sa huling yugto, basahin sa atin ng negative, kahit diwa, mayroong secret rapture. Time, time. Salamat po. Time. So, wait lang ha. Nagloko na naman yung laptop ko. Ayan. Wait lang ha. So, time na. So, laptop na lang gamit. Cellphone na lang. So, okay. Diyan po, nagtatapos ang atin pong 5 minuto ng negative side. So, dako tayo sa 5 minutes sa atin pong affirmative. So, nagloko okay. Na naman ang akin pong internet. So, Brother Francis, 5 minutes for conclusion. Time start. Okay, I did not invent the word secret. He was the one using it, but and then claiming there's no word secret written in the Bible. Now let me give the exact word.
The Bible says, mystery. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. We shall all be changed. The word mystery means no one knows about it. And even if it takes place, no one will still know about it. They will know about it afterwards Christ comes back. But the time that it takes place, no one will know about it. So there goes the thought of the word secret. That's why I was not against the word secret. But I did not invent that word. Then he was looking for that word in the scripture, word for word. But he was the one who used that word. I'm not the one using that word. The Bible says mystery. Now, let me show some contradictions that was ignored. Okay? What was ignored? I said the Old Testament saints were resurrected with Christ. Of course, the claim of others is that the Old Testament saints did not resurrect with Christ. Did not ascend with Christ. But they could not answer Ephesians 4:8. If they could not answer Ephesians 4:8 for the moment, then admit I'm not fully aware about that. Then just saying the Old Testament says we're never ascended with Christ. Now, who were the saints that came back down with Christ? If they just were just resurrected with Christ, these are the contradictions, of those who claim that they just resurrected when Christ comes back to earth again. If the saints, the dead and the living saints, from the old to the new, to the tribulation saints, if they all resurrected only when Christ comes back down to earth, then how about the marriage supper of the Lamb? When I asked about that, there was another explanation. The other explanation was, originally came up first. Well, even if it's not 7 years, at least there's another version that they came up first and there was the marriage supper of that before they came down again. So, you see the contradiction there? If Revelation 19, the marriage supper of the Lamb took place, then the bride was given fine linen, clean and white. Then those saints came down with Christ. Then they had been in heaven for some time. So the resurrection when Christ comes back down, this does not include those, the bride of Christ, that were part of the marriage supper of the Lamb. It was different. Matthew chapter 24, verse 29, 30, 31. When after the tribulation of those days, when the Son of Man comes, he will call upon his holy angels to gather around his saints from the four corners and from one end of heaven to the other. So from one end of heaven to the other, those are the bride saints. And how about the tribulation saints? From the four winds, from the four corners of the earth. Enoch is one great example. If one believes, everyone believes that Enoch is a type of the bride church, then Enoch experienced rapture that the world did not know. If Enoch experienced rapture that the world did not know, then that means to say Enoch was a type of the mystery that everyone did not know that he disappeared. I did not use the word secret, but the word secret apply in thought? Yes. If you say he's not related, but if you believe he's a type of the bride, then he's related. He's a type of the bride. Enoch was a type of the bride church that will be resurrected, raptured, taken away. So if he was a type, then did the world know? And there's a difference between him and Noah. Noah went through the flood, but Enoch did not go through the flood. The flood was a type of the tribulation period. So those are the many those are the many facts that was ignored by those who says there's no evidence. Time. Yes. So dyan nagtatapos ang ating pong debate sa gabi pong ito. Maraming salamat both debaters. Okay, so hindi matatapos ang ating pong debate.
kung wala pong tigil isang minuto. Sige po, at kayo na po una, Brother Francis, this 1 minute is for pagpapasalamat. So, okay, time start, 1 minute, Brother Francis. Thank you for all the listeners in the DevCon, and thank you for all the opportunity to present these the evidences here. Most of the time, if you don't understand the evidence, please do not say there's no evidence. Please understand it, take note of it. And I'd like to invite everyone to join my group, Kogeo End Time Series. Download the audios there and give me feedback on the audios that you will hear. God bless you all. Okay, it's over. Nakamute yata si Pastor Eric. Okay, so 7 seconds, antayin na lang natin. Okay, time. Okay, so proceed tayo. Nawala na yung 1 minute ko. Wait lang ha. Ayun. So, Brother Camacho, ready na ba sa atin pong 1 minute na pagpapasalamat? Yes, sir. Okay, time start. Okay, binabalik natin ang papuri at pasasalamat, paglulahati at pagtataas ng pangalan ng ating Panginoon. Ano ho? At pinasasalamatan ko rin ang Debaters Convention sa patuloy na pagkikater ng ganitong magandang simulain. Sa atin pong moderator, kay Pastor Eric, maraming salamat po sa inyo pong maginoo at pagiging patas na tagapamagitan at timekeeper. Sa ating pong mga nasa platform, kay kapatid na Simplicio, oh, sa aking kaibigan, kay kapatid na Noel, kapatid na Marty, at sa iba pa, no? Kapatid na Renz. Yan. So, thank you sa inyo pong pag-support. At syempre, sa ating pong nakausap ngayon, ano, na isang end-time apologist instructor and Berean overseership, si Pastor Francis Chan, ano, Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nasa comment box o sa chat box, Shalom Aleichem sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-support. Patuloy niyo pong tangkilikin ng Debaters Convention Group. Sundan niyo rin po ako sa aking YouTube channel. Type niyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po dyan ang programa nating Back to the Truth Ministry. Muli po, ang biyaya ng langit at pagpapala, patuloy nating maranasan. Shalom Aleichem. Pastor Eric? Nawala. Ayun, nakamute pala ako, nakamute. Sorry. Pala ko na-rapture. Okay. Okay, dyan po nagtatapos ang atin pong debate. So, maraming salamat, debaters, both side. Of course, sa ating platform, hindi ko na isa-isain. Dyan po sa ating comment box, dyan sa live, marami pong salamat. At patuloy na susuporta sa Debaters Convention. At up next, meron pong kasunod na debate at inihiling ko po si Brother Russia ang mag-finalize nito at para maklose na po ang atin pong recording. Of course, kayo po ang mag-moderator para hindi po kayo makatulog. Okay, salamat. At babakap lang po ako. Sige. Okay, salamat at natapos Sige. Tayo ng matiwasay. At napakaganda yung ating debate ngayon between Bro Fernando Camacho ng SDA versus Bro Francis ng End Time Believer. So, konting announcement lang. Yun nga, kasunod nito, merong debate ulit at walang kabagod-bagod yung ating mga debatista na tuloy-tuloy yung ating debate ngayon. Again, panoorin nyo between SDA and End Time Believer ang topic nila. Trinity. So, siguro makaka-comment na kayo dito. At, yun. Bar Eric. Hello? Next, this is Debaters Convention. Admin Russia, we're out.
as a beggar.